Income ba? proof siya talaga kasi level 7 qualification is a postgraduate master degree, and Yes. I'm happy to share also that I've updated my working permit here in Kuwait and updated As as master's master degree or equivalent siya. equivalent. So I'm Yes. very happy. Since. Kasi siyempre nasanay tayo na top-notcher, tapos Oo. makikita nila, oh, hindi siya nakapagtapos. Ang undergraduate ako, tapos biglang rundag talaga sa postgraduate. Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East and hello, world. I'm Ms. Rochelle from ICC Kuwait and kasama ko ngayon si Ma'am Cherry Pai Akyo. Isa po siya sa mga students namin dito sa ICC na nakapagtapos sa Diploma and Level 7 Strategic Management and Leadership. Ito is equivalent po siya ng Master's Degree. Ayan. So, Ma'am, pwede niyo po bang i-share sa amin yung journey mo bilang isang college undergrad sa Pilipinas, and then ngayon is hanggang sa pag-enroll mo ng Level 7 dito sa ICSA. So, bilang isang OFW, ano po yung nag-motivate sa inyo, Ma'am, na yun to pursue higher education po dito sa ICC? Well, ever since, top-notcher talaga ako since elementary high school. I graduated as salutatorian when I was high school, and then I've enrolled agribusiness, Bachelor of Science in Agribusiness, but unfortunately, hindi ko siya natapos kasi nga mahirap yung buhay sa Pilipinas. And namatay tayong mga priorities. Yeah, and namatay kasi yung father ko, so I need to stop and work para early. Sa family. And then, when I got the opportunity to work here in Kuwait, so grinab ko yun talaga. Pero nandun pa rin talaga yung dream ko na kailangan makapagtapos ako kahit anong degree. O kahit anong ano natin, kahit kailangan ano natin yan, matapos yung course natin. Kasi siyempre nasanay tayo na top-notcher, oh, tapos oh. Makikita nila, ah, oh, hindi siya nakapagtapos, ang talino niya pa man din. So, oh, oh. Nandun talaga yung dreams ko talaga na kailangan makatapos ako ng kahit anong degree. Mm-hmm. Tsaka sa atin sa Pilipinas, parang nakaprogram talaga siya sa ganun pa rin. Pero dream kailangan come natin true siya makapagtapos ng talaga college kasi ito yung way natin para level 7 yun, qualification is postgraduate master degree. Yun yung palagi yung binibigay sa atin. I'm happy to share also that I've updated my working permit here. Congratulations. And yun lang, updated. Tapos nagulat ako ang loyalty award. Napakarami. I'm very happy. Sa dami-dami ng course na in-enroll ko sa ICC. At saka hindi mo siya in-expect na aabot ka pala sa ganung level. Na-encourage talaga ako. Kasi undergraduate ako, biglang lundag talaga sa so first graduate natin. Kasi pag mag-master's tayo, kailangan natin magiging college graduate muna bago mag-aaral. Kailangan tapusin mo yung level 6, para magtrabaho, hindi para mag 4 years of equivalent sa college graduate, pag-aaral, bachelor's degree, at least dito sa level 7 strategic management and leadership. Hindi na natin kailangan kasi college graduate. Umaga, yes. As long as you have an experience, yes, like a 3 years for a supervisor or manager or team leader, hypermarket, hindi po kayong mag-present ng inyong master's degree dito sa ICC. So, napakahirap kasi. So, ano yung mga advice na may bigay mo sa mga OFW? First course ko is computer natin, secretarial and office management. So, makapagtapos talagang ng pag-aaral ng katulad sa inyo, which is ako, ano na siya equivalent yung as master's degree. So, lalo sa mga kababayan natin na hindi naman nakapag-apply sa office. So, yung doon nag-start lang yung ano ko, mas nag-ano all yung sir mo and this, and nag-ano pa yung motivation mo talaga na kailangan mo siyang mangarap pa yun. Lang upgrade. So, after that, nag-enroll na naman ako ng accounting. Yes. You can make a step para matupad yung goal mo. Sobrang saya ko kasi distinction grade talaga siya. Kasi, yes. Napakasarap iisipin na yung paghihirap mo is nagbunga siya kasi syempre pinagkuyatan mo yung paggawa ng mga assignments at the same time alam mo yung pressure sa work and then pressure sa paggawa ng assignments mo, and then yung result is nakakatuwa siya kasi alam mo naman distinction, yung diba? Distinction napakahirap. Ito yung pinaka highest grade sa UK curriculum, yung ano, yung distinction. Ayan. So sa pag-attend mo ng graduation last October 27, so di ba sa level 7 in strategic management and leadership yon. So pwede mo bang i-share sa amin yung feelings mo? Ano ba yung meaning para sa iyo yun nung commencement exercises natin, yung graduation natin? Sa personal ano mo and then sa professional ano mo? Ano ba yung para sa iyo ano ba yung meaning nun nung commencement exercises or graduation natin? Para sa akin, dream come true talaga. Tapos gusto ko umiyak, pero ayaw ko talagang mag-drama dun sa... Pinipigilan mo? Pinipigilan ko umiyak. Kasi ayaw ko mag-drama dun sa graduation speech ko. So, kailangan... Ano lang tayo? Chill lang tayo. Chill kailangan lang yung tayo. Aura natin. Ganun pa rin. Pero dream diba? Come true siya talaga kasi... level 7 qualification is a postgraduate master degree. Yes. And I'm happy to share also that I've updated my working permit here in Kuwait and updated as a master's equivalent. Equivalent. So yes. I'm very happy to share na dream come true talaga siya. Yes. At saka hindi mo siya in-expect na aabot ka pala sa ganung level.
'di ba? Kasi undergraduate ako, tapos biglang bundag talaga sa postgraduate master. Kasi pag magma-masters tayo, kailangan natin magiging college graduate muna tapos bago makapag-proceed. Yeah. Kailangan tapusin mo yung level 6 which is 4 years of equivalent as a college graduate. So bachelor's degree. At least dito sa level 7 strategic management and leadership. Hindi na natin kailangan na magiging college graduate. Yeah. As long as you have an experience like 3 years for supervisor or manager. Manager or team leader. Yes. Pwede po kayong mag-proceed ng inyong master's degree dito sa ICSA. Ayan. So, ano yung mga advice na may bigay mo sa mga OFW na katulad natin, na yun nangangarap din na makapagtapos ng pag-aaral ng katulad sa'yo na which is, ano na siya, equivalent as master's degree. Lalo sa mga kababayan natin na hindi naman nakapagtapos ng ano ng college or hindi nakapagtapos ng alam yung undergrad lang sila, high school graduate lang. Ayan. So, ano yung advice? My advice is, mangarap kayo, dream high or dream big. And, make a step para matupad yung goal nyo and be consistent. Huwag yung bukas gagawin ko yung assignment. Tapos, sa susunod, hindi ako gagawin ng assignment kasi may oras pa naman. So, give time and time limit. Para matapos yung mga assignments and yung mga research mo, mga analysis. So, kailangan mo lang talaga din na mag-set ng goal para sa sarili mo. Magkaroon ka ng ano, parang kailangan mo siyang mag-out of comfort zone, di ba? Kasi kung mananatili ka lang kung ano yung ganito ka lang, gumawa ka ng paraan para mag-step up ka. Yes, yun yung talagang pinaka-importante, lalo na sa atin ngayon na parang hinahabol natin yung mga magagandang opportunity. Actually, here in Kuwait, kapag yung educational mo is lower, hindi ma-update yung working permit mo in a higher position like a manager or supervisor. Yes. If you are just a high school graduate, hindi nila kayang i-update yung work permit mo. So, kailangan talaga meron kang proper education and qualification. Tsaka dati okay lang na meron kang skills, meron kang experience, kahit wala kang, alam mo yung diploma, dito okay lang. Pero ngayon, hinahanapan na talaga nila ng diploma to prove na yan, meron kang skills na yan, di ba, no? Yeah, so, actually, yun yung nakikita ko sa ngayon, ha? Kasi syempre, nandito tayo sa Kuwait. Yun yung na-observe ko talaga sa lahat ng mga students, sa mga kakilala ko na yun, meron silang experience bilang isang manager, supervisor, pero yun nga lang, nahihirapan sila. Parang nagkakaroon sila ng... Meron silang experience, pero yun na nga, wala silang proper education or kailangan ng formality. Yes. So, para sa position na yun. Yes. Sa experience mo bilang estudyante dito sa ICC, ano yung mga natutunan mo na sa tingin mo nakakatulong siya sa yun pag-improve ng career mo? For me, nakatulong siya ang office management and computer secretarial. If you don't have enough knowledge on computer, so I suggest to take this course kasi marami kang matututunan sa office management and computer secretarial. Lalo na sa mga wala talagang alam kung paano magamit ng computer. Yung mga nanginginig pa. Nanginginig yung kamay. Paano ba mag-type? Nasaan ba yung letter F? Marami kang matututunan. Correspondence, business correspondence, email correspondence, and paggamit ng Excel, Word, MS Word, PowerPoint, and Outlook, of course. Yan. And sa accounting, financial management, meron rin inventory management, and yung mga... Journal. Pag debit and credit. Yun lang yung naalala ko sa accounting. Journal. Paggawa ng journal. Tapos ledgers. About sa ledgers. Trial balance. And marami pa sa paggawa ng mga financial statements. Mga ganyan. Importante yun sa isang business. Yes. Lalo na kung ikaw is nag-work talaga sa ano, sa office. No? And yun, lalo na kung mahilig ka rin. Kung halimbawa, yung goal mo is mag ano, sa accountant department. So yun talaga yung... Madali na lang siya kapag meron kang knowledge. Yan. So, pwede mo bang i-share sa amin kung meron kang memorable experience dito sa ICSA and kung meron kang mga challenges na na-experience. And so, pwede mo siyang i-share sa amin kung paano mo siya na-overcome. Kasi, syempre, hindi alam natin lahat hindi ganun kadali yung mag-aral. Diba? So, sa level 7, napakahirap kasi yung mga subjects. Ibang subjects, talagang pang-master degree talaga siya. So, minsan, na-empty na yung ano ko, yung utak ko. So, kailangan ko lang siya talagang i-relax saglit. Kaya nga ba? Paulit-ulit kong binu-view yung mga video ni Ma'am Aisha. So, malaking tulong yun, nasa portal. Lahat ng mga tools nasa portal na siya. So, kailangan mo lang siyang
gamitin or utilize. And then kapag may mga hindi ka naman naiintindihan, pwedeng itanong sa instructor mo or professor. So yun lang, yung experience ko minsan, yun na nga, yung minsan nablablangko na ako kung paano ko ba ito sasagutan. Kasi, kasi syempre ako yung pinakaunang natapos rin. So, diskarte lang siya talaga. Okay. So, as someone who has successfully pursued a higher education, ano yung mabibigay mo na strategy or resources para naman sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon or para sa lahat ng mga eksanya natin na ongoing sila, alam mo, nag-e-struggle sila kung paano tatapusin yung mga assignments, yung mga modules, yan. So, ano yung mga strategies na maibigay mo sa kanila? Yun na nga, first, time management. Magbigay kayo ng time limit or duration kung paano, kung kailan mo dapat siya tapusin. And consistent. Kailangan maging consistent ka. Maglaan ka talaga ng oras, at least 1 hour or 2 hours per day para matapos mo yung mga research, analysis, yung lahat ng modules na kailangan. And kung may katanungan ka, kailangan talagang i-confirm mo siya sa instructor mo or sa professor mo kasi lagi naman silang nandyan. And yun lang. Kailangan lang talaga natin na magiging focus sa goal focus, natin. Focus sa goal. Kung may meron kang dream, kailangan i-pursue mo siya talaga. Yes, maging dedicate, dedicated ka sa pag-pursue or pag-achieve ng goal mo. Kasi ito naman is ano siya, parang alam mo, it seems to be impossible until it's done. Yeah. Diba? Kasi hindi mo siya, no? Hindi mo alam na, actually, I'm preparing also for my top up. So, I'm planning it not on January, but on September. Yan. So, di ba parang hindi mo kasi siya maano, pag tapos ka na, hindi mo, ay, tapos na pala ako. Yun lang, di ba? So, yan, finally, yung tapos ka na, and nakaka-inspire yung kwento mo. Kasi syempre, hindi naman natin in-expect talaga na makapagtapos tayo ng masters, di ba? Ayun nga, gusto ko nga mag-drama nung ano, nung graduation, kasi pinipigilan siya. Yes. Dream come true talaga siya sa akin na magkaroon ng hindi lang isa, dalawang diploma, and four certificate, and yes, additional certificate para sa loyalty award and ang dami mo kasi kinuha dito sa ICC na course, di ba, no? Naging hobby ko na siya yung pag-aaral, and talagang nakatulong siya na improve yung career ko talaga from customer service representative to office admin, and now I'm currently working as office supervisor in sales logistics. Wow. So, nakaka-inspire, yeah, di ba? So, yun. Finally, ano yung magiging message mo sa lahat ng mga OFW dyan na nanonood ngayon? Kung meron kang ano, yung lessons in life na sa tingin mo is makakatulong sa kanila para mag-ano sila, mag-kurso sila sa kanilang pag-aaral, magkaroon sila ng career plans or professional growth. Yung mga lessons in life mo. Ano yung mga, parang makakatulong sa kanila. Huwag lang tayong para sa akin, kailangan nating mangarap and i-level up yung mga pangarap natin, and gumawa tayo ng paraan para matupad ito. Hindi yung nangarap ka lang pero wala ka namang ginawang steps. Yes. Wala ka namang ginawang paraan para matupad ito. So, first step na gagawin mo is i-level up yung qualification, yung knowledge mo, yung skills mo. And once na na-achieve mo na yung diploma, kailangan utilize mo pa rin yung knowledge and skills na natutunan mo. Hindi yung, okay, meron akong diploma, pero hindi mo naman siya ginamit. Yes. Kasi nga, we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. So, kailangan talaga, kung meron tayong pangarap, kailangan natin ng actions. Yeah. Kailangan natin ng plans kung paano ba natin siya ma-achieve yung goal natin, yung dreams natin. Diba? So, yun, congratulations. And sobrang saya namin dito pati si Sir Amir and si Ma'am Aisha. Sobrang natutuwa talaga kami na, alam mo, yung pagkakita namin sa, ano mo, yung sinend mo sa amin na na-approve siya, or yung sa equivalent ng, sa diploma talaga, mo na. Dream come true talaga siya para sa akin. Oo, kasi, alam mo yun, nakakatuwa talaga siya, isipin na, alam mo yung, ano mo na siya, yung education qualification mo is level up na siya ng master's. Level talaga siya, master degree talaga siya. Diba? Kasi na-approve talaga siya dito sa Kuwait mismo. Sa Kuwait Ministry. So, yun, baka meron ka pang mga message dyan sa family mo, or ano, may message ka ba sa instructor mo? Yeah, kay Ma'am Aisha, sobrang nagpapasalamat ako kasi lagi siyang nandyan pag may mga katanungan kami. And lagi niya kami minomotivate talaga. Yes. Lagi siya nagsisend ng mga quotes for motivational quotes para ma-inspire kami. And
yun na nga, naiingit ako kasi nung shinare niya yung photo niya, graduation niya nung master degree sa Anglia. Sanglia. So, sabi ko, gusto ko rin magkaroon nito. Yes. Gusto ko rin, sabi mo, one day, magkakaroon din ako ng ganito. So, prepare na natin yung top-up natin. Yung top-up ko, yun na nga, sabi ko, by September, hindi this January. So, kasi, of course, kailangan natin pag-ipunan kasi hindi naman basta-basta rin yung tuition fee. Yes, so kailangan talaga natin kasi di ba? Syempre, meron pa tayong sinuportahan sa Pilipinas. So kailangan talaga natin na i-balance din yung finances natin at the same time yung sa time natin sa work and kailangan siya ng preparation actually. Hindi lang siya sa finances, kailangan din siya ng emotion na kailangan prepare, handa ka talaga at na. Yan, tapusin mo yung top-up na yun. Yun lang. So, meron pa tayong chance na mag-prepare ng finances natin. Finances. Sa finances, sa emotional na ano natin, di ba? So, marami pa tayong time kasi next year, no? Next year ka next September. Next year, by September, mag-top-up ako. So, it's like a final research na lang siya. But of course, pricey. Pricey yung... Kailangan paghandaan. Kailangan paghandaan yung, ano, yung tuition fee. Kasi hindi basta-basta. Direct siya sa Anglia Ruskin University. Actually, dito sa, ano, sa level 7, Strategic Management and Leadership, pwede po kayong makapili kung saan pong university yung gusto niyong i-top up yung course niyo. Kasi ang daming university sa UK na pwede ninyong pagpipilian. Yun yung kagandahan dito. And dito is ano siya, kahit kayo is manager or supervisor or team leader na hindi nakapagtapos ng college, high school graduate lang kayo, as long as meron kayong 3 years experience, pwede po kayong mag-enroll. Ina-acknowledge talaga siya. Pwede kayong mag-enroll dito sa level 7 in strategic management and leadership. Ito po is equivalent po siya ng master's degree. Kasi diba? Ang master's degree is like 2 to 3 years bago mo siya matapos. So, if you have experience as a manager, supervisor or manager or team leader. So, 3 years plus like 1 year. So, it's equivalent like 4 years. So, yeah. Tsaka, alam naman natin lahat talaga na pag nagmamasters tayo, kailangan natin ng college graduate, di ba? Sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero dito, sa ICSA, ina-acknowledge mo, i-apply mo siya. Yes, oo. So, kailangan pa rin natin siya ng approval from the university din. So, yun, congratulations, ma'am, and thank you na nagpano ka dito sa ating interview. Yes, so sobrang happy talaga namin na na-achieve mo yung, hindi pa naman siya yung pinaka-goal talaga kasi meron pa tayong top-up na final research na lang siya, pero at least post-graduate na siya talaga. Malaking achievement na yun, di ba? So, yun, congratulations, and thank you. And yun, para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood or makakapanood ng live na to, ayan, so, kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Cherry Pie, si Ma'am Cherry Pie, isa po siyang college undergrad sa Pilipinas na patuloy na nangangarap. Nag-enroll siya dito ng computer secretarial, office management, UK Diploma in Accounting, and ngayon is natapos na yung kanyang level 7, Strategic Management and Leadership, which is ito po is equivalent po siya as master's degree. So, yes, master's degree, and yun, napakalaking achievement. Achievement para sa isang OFW na hindi nga in-expect na makapagtapos pala siya ng ganitong maka-achieve siya ng ganitong achievement na napakalaking achievement na hindi mo ini-expect in your whole life na mangyayari siya. Yeah. Diba? So, yun. Kung gusto niyo pong malaman yung detalye ng course, so pwede niyo po akong i-message sa aming WhatsApp number sa +965 9930-2850. And maraming pong salamat sa inyong panonood. Ako po muli si Ms. Rachel and kasama ko si Ma'am Cherry Pie Akyo. And so, ang nasasabing, ICC, your partner in success. Thank you and God bless.